Magandang hapon sa ating lahat. Ako nga pala ang inyong guro sa araw na ito. Ako si Binibining Shaina Herente o pwede nyo naman akong tawaging Ma'am Shaina. Ikinagagalak ko na makita kayong kompleto sa araw na ito. Tama ba? Opo. Opo. Ayan, maraming salamat sa pagsagot. Bago natin simulan ang lahat, tayo muna ay manalangin. Ipikit natin ang ating mga mata at damhin ang presensya ng ating Panginoon. Panginoon, maraming salamat po sa panibagong araw na ipinagkaloob niyo sa amin upang kami ay muling matuto. Bigyan niyo po kami ng kalakasan upang magawa ang aming mga gawain at karunungan at malusog na kaisipan upang maunawaan namin ng lubos ang aming mga aralin. Matapos nawa namin ang lahat ng aming itinakdang gawain ng may kasiyahan at kagalakan, pagpalain niyo po ang aming guro, ang kapwa ko mag-aaral at ang aming pamilya na nakasuporta sa amin. Panginoon, sa lahat ng oras, ikaw ang aming lakas at patnubay. Amen. Ayan, magandang hapon ulit sa ating lahat. Bago natin simulan ang ating gawain, meron muna akong ituturo sa inyo. Pwede ba yon? Opo. Okay po. Ayan. Kapag sinabi ko, kung naiintindihan ba o maliwanag ba, ang sasabihin niyo lang ay check. Check na check. Pwede ba yun? Pwede ba nating ulitin? Check? Check the check. Check the check. Ayan. Ang gagwapo at ang gaganda naman ng aking mga mag-aaral. Ang ating aralin para sa araw na ito ay patungkol sa disiplinang pansarili bilang isa sa mga panloob na salik na naka-iimpluwensya sa paghubog ng mga pagpapahalaga. Ang ating mga layunin ay: una, na ipapaliwanag ang disiplinang pansarili bilang isa sa mga panloob na salik na naka-iimpluwensya sa paghubog ng mga pagpapahalaga. Pangalawa, nakapagmamasid ng masuri ng mga kilos at pasya na nagpapakita ng disiplinang pansarili. At pangatlo, nakagagawa ng mga hakbang o kilos na nakatutulong sa pagpapaunlad ng disiplinang pansarili. Mahalaga na alam natin ang ating mga layunin dahil ito ang magsisilbing gabay natin sa ating aralin. At upang hindi lang natin nauunawaan ang ating mga aralin, gayon din ay nagkakaroon tayo ng refleksyon at aplikasyon sa ating mga natutunan. Maliwanag ba yon? Check? Check na check. Check na check. Ayan. Ngayon naman, meron akong ipapanood sa inyong video patungkol sa pagpapasya at kilos. Gusto ko na unawain nyo ang video na inyong mapapanood. Nakikita na ba ang video? Check na check. Ayan, panoorin natin. Pasya at kilos sa aking sarili nagmumula. Panulat nina Shaina Herente at Jubel Pelayo. Sa bawat araw ay napapaisip, minsay dala hanggang sa panaginip. Paggawa ng mga bagay na dapat gawin, iniisip kung ito ba'y makakabuti sa akin. May mga panahong ako'y naguguluhan sa mga sitwasyong aking nararanasan. Ano ba ang dapat kong piliin? Sariling kagustuhan o ang nararapat kong gawin? Iba't ibang tao ay nagdidikta sa kung ano ang dapat na pasya, ngunit sariling kilos at pasya dapat sa akin ay magmula. Hindi naaapektuhan ng iba't ibang impluwensya sapagkat ito ang hubog sa aking mga pagpapahalaga. Disiplinang pansarili, ito ang dapat kong taglayin upang magawa ng mapanagutan ang aking mga gampanin. Gampanin bilang anak, mag-aaral, kaibigan at mamamayan sa tahanan man, paaralan o sa aking pamayanan. Ayan, ngayon na napanood at naunawaan na natin ng tula, meron akong ilang mga katanungan para sa inyo. Gusto kong marinig ngayon si Jamie. Jamie, ano kaya ang mensahe na ibig iparating ng tula? Hello. Ano yung mensahe na ibig iparating ng tula? Tungkol po sa disiplinang pansarili po sa pagdedesisyon pagpapasya. Ayan, tungkol sa disiplinang pansarili at pagpapasya. Maraming salamat, Jamie, magaling. Ngayon naman, gusto kong marinig si Justine. Justine,
Mula sa tula, ano ang pinakagusto mong linya? Nagustuhan ko po sa ano sa tula na linya ay yung disiplinang pansarili, ito ang dapat kong taglayin. Bakit yun yung pinakagusto mong linya mula sa tula? Sapagkat mahalaga sa tao ang pagkakaroon ng disiplina po. Ayan, mahalaga sa tao ang pagkakaroon ng disiplinang pansarili. Magaling, Justine. Ngayon naman, gusto kong marinig si Christel. Christel? Po. Sa iyong palagay, ano ang pagpapahalaga na ipinakita sa tula? Ipaliwanag. Pagde-decision po ng tama, tapos po yung disiplinang pansarili. Ayan, pagde-desisyon ng tama at disiplinang pansarili. Magaling, palakpakan natin ang ating mga sarili. Maganda ang inyong mga naging kasagutan. Mula sa tula, nalaman natin na may mga tao talaga na magdidikta sa atin kung ano yung dapat nating gawin. Ngunit dapat yung pagpapasya at kilos na ating gagawin ay nagsisimula sa atin at isinasaalang-alang natin ang paggawa ng tama ng may disiplinang pansarili upang tayo ay maging mapanagutan sa ating mga pasya at kilos. Maliwanag ba yon? Check? Check na check. Check na check. Check na check. Ayan. Ngayon naman, na-excite ako sa susunod nating gawain. Kayo rin ba? Na-excite din ba kayo? Check na check. Check na check. Check na check. Ang gusto ko lang gawin ninyo ay pumili kayo ng numero mula 1 hanggang 5 at ang bawat numero na iyon ay naglalaman ng mga sitwasyon na kailangan niyong unawain at sagutin. Halimbawa, ang pinili kong numero ay number 2. Ang sitwasyon na nakuha ko ay, sa iyong paglalakad, nakita mo ang isang bata sa lansangan na nagugutom at nanghihingi ng tulong sa iyo. Naalala mo na may dalawa kang tinapay sa iyong bag, ngunit baon mo ito sa paaralan. Ano ang iyong gagawin? Ang gagawin ko ay ibibigay ko ang isa kong tinapay doon sa bata sapagkat kailangan niya ng tulong at gusto ko din siyang tulungan. Ganun lang ang ating gagawin. Maliwanag ba? Check na check. Check na check. Ayan. Handa na ba kayo? Opo. Ayan. Para mas maging exciting pa ang ating gawain, magkakaroon tayo ng ruleta kung sino ang unang sasagot. Sino kaya ang unang sasagot? Ayan, si Christel. Christel? Christel, pili na. Number 2 po. Number 2. Number 2. Nagkaroon kayo ng maikling pagsusulit sa inyong online class. Pinaalalahanan kayo ng iyong guro na bawal magbuklat ng libro o notebook at tumingin sa Google para mag-search ng sagot. Ngunit hindi ka nakapag-aral at ayaw mong bumagsak. Ano ang iyong gagawin? Susunod po sa sinabi ng guro, tapos po iintindihin ko na lang po yung tanong kasi po mali po na tumingin pa ako sa libro. Ayan, susundin ang guro at iintindihin na lang ang mga tanong sapagkat mali ang magbuklat ng libro sa oras ng pagsusulit. Magaling, Christel. Ngayon naman, sino kaya ang susunod? Ulitin natin. Ayan. Rainer. Rainer, pili na. 5 po. 5. Maaga ang iyong klase kinabukasan at hindi ka maaaring mahuli o lumiban sa klase. Ngunit hindi ka pa inaantok at gusto mo pang mag-Facebook. Ano ang iyong gagawin? Maganda ka na lang po ng mga gamit mo para po pag gumising ka ng maaga wala ka na pong iintindihin. At saka po matulog ka na lang po ng maaga para po magising ka ng maaga para po hindi ka malate sa ano niya po, sa klase niyo po. Ayan, magaling, Rainier. Hindi na lang siya mag-Facebook at
at matutulog na lang siya ng maaga para maaga din siyang magising at hindi ma-late sa klase. Magaling, Rainier. Ngayon naman, sino kaya ang susunod? Ayan, si Crystal na naman. Ulitin natin. Ayan, si Mark Justin. Mark Justin. Pili na. 3 po. Number 3. Ayan, number 3. Dahil quarantine, hindi pinapayagan ang mga bata edad 18 pababa na lumabas ng bahay. Ngunit gusto mong lumabas dahil inip na inip ka na sa loob ng inyong bahay. Ano ang iyong gagawin? Susunod na lang po ako sa patakaran. Sapagkat ano, alam ko po na ito yung makakabuti sa akin. Tapos maghanap na lang po ako ng mapaglilibangan sa loob ng bahay. Ayan, susunod na lang sa patakaran dahil iyon ang makakabuti sa iyo at maghahanap na lang ng paglilibangan. Magaling, Justin. At dahil isa na lang ang hindi pa nakakasagot sa atin, Jamie, pili na. Number 4 po. Number 4. Number 4, nakita mo na nahihirapan ang iyong ina sa paggawa ng mga gawaing bahay. Gusto mo siyang tulungan ngunit pagod ka din dahil kagagaling mo lang sa paaralan. Ano ang iyong gagawin? Tutulungan ko muna po siya maglinis para po matapos siya ng mabilis tapos sabay po kami magpapahinga. Ayan, tutulungan niya muna ang kanyang ina at pagkatapos saka siya magpapahinga. Ayan, magaling. Palakpakan natin ang ating mga sarili. Maganda ang pagpapasya at kilos na inyong ginawa. At upang maunawaan pa ang pagpapasya at kilos na inyong ginawa, meron akong ilang mga katanungan para sa inyo. Nakikita na ba ang aking screen na may pangunahing gawain? Disiplinang pansarili, ibahagi mo? Check na check. Check na check. Ayan. Gusto kong marinig muli si Jamie. Ano ulit ang iyong naging tugon sa sitwasyon? Tulungan ko po yung aking ina para makatapos po. Tutulungan? Bakit yun kaya yung pasyan at kilos na iyong ginawa? Kasi po, ano, alam ko po na mas makabubuti po ito para sa aming dalawa. Mas makakabuti. Magaling, Jamie. Naging madali ba sa iyo ang pagtugon sa sitwasyon? Opo. Opo. Bakit naging madali para sa iyo? Ano po, nakakatulong po sa mas nakakatulong po para sa aming. Mas makatutulong. Ayan, magaling, Jamie. Maraming salamat. Ngayon naman, gusto kong marinig si Justin. Justin, naging mapanagutan ba si Jamie sa kanyang kilos? Nakamute ka ata, Justin? Ayan. Ayan, naririnig ka na namin. Naging mapanagutan ba si Jamie sa kanyang kilos at pasya? Opo. Dahil pinag-isipan niya po ng mabuti yung action na ginawa niya. Pinag-isipang mabuti. Ayan, magaling, Justin. Maraming salamat. Ngayon naman, gusto kong marinig si Crystal. Crystal? Po. Kanino dapat nagmumula ang pagpapasya at kilos sa ganitong mga sitwasyon katulad ng inyong mga nakuha? Sa sarili po, kasi po tayo po yung gagawa ng ikakatama at ikakamali natin. Dahil tayo yung gagawa. Tayo yung gagawa. Magaling, Crystal. Dapat ito ay nagsisimula sa atin dahil tayo ang magsasagawa kung ito ba ay makatatama o makabubuti sa atin. Maraming salamat. Mahalaga ba ang paggawa ng tamang pasya at kilos, Crystal? Opo. Kasi po, pwede po tayo mapunta sa tama at magresulta ng mabuti.
Magresulta ng mabuti. Para kay Cristel, mahalaga na gumawa ng tama dahil ito ay may dulot na magandang resulta. Maraming salamat, Cristel. Magaling ang iyong naging kasagutan. Ngayon naman, gusto kong marinig si Rainier. Rainier? Ma'am? Ano kaya ang hakbang na dapat mong gawin upang patuloy ka na makagawa ng tamang pagpapasya at kilos? Pag-isipan mo pong mabuti yung magagawin mo para po makatulong sa sarili mo o sa ibang tao. Pag-isipang mabuti upang makatulong? Makatulong. Ayan, maraming salamat, Rainier. Mula sa gawain, nalaman natin na may mga pagkakataon na nahihirapan tayong magpasya at may mga pagkakataon naman na madali lang para sa atin. Ngunit dapat ito'y nagmumula sa ating sarili at isinasaalang-alang natin ang paggawa ng tama ng may disiplinang pansarili. Maliwanag ba yun? Naiintindihan ba? Check na check. Check na check. Check na check. Ayan. Upang mas maunawaan pa natin ang patungkol sa disiplinang pansarili, narito ang aking kapwa-guro na napakaganda at napakamasiyahin, si Ma'am Jebel Pelayo. Ma'am Jebel? Okay. Magandang hapon, mga mag-aaral. Ako nga pala si Ma'am Jebel. Mula sa ating tinalakay, nais ko munang tanungin bago natin simulan ng aralin sa araw na ito, kung nakikilala nyo ang babae sa larawan. May nakakakilala ba sa kanya kung sino ang babae sa larawan? Si Tiffany Uy po. Tama. Tama ka, Cristel. Siya si Tiffany Uy. Si Tiffany Uy ay isang graduate sa UP College of Medicine bilang magna cum laude. At nakaraan lamang ay naging usap-usapan siya nang mag-top 5 siya sa Physician Licensure Board Exam. Bakit ko kaya binibigay na halimbawa si Tiffany Uy? Dahil kagaya nyo ay nahilig din si Tiffany Uy sa panonood ng TV. Ngunit, sabi niya, ang sikreto para ma-atim natin ang karangalan na ito ay balansehin ang mga aktibidad at commitment natin sa buhay. Nang sa ganon ay makita natin ang tunay nating layunin. Meron na ba kayong ideya kung ano ang ating aralin sa araw na ito? Okay. Tama, Jamie. Ang ating aralin sa araw na ito ay disiplinang pansarili. Ngayon, panoorin natin ang video na meron si teacher. Intindihin at unawain natin ito. Ang mga katanungan nyo ay maaari kong sagutin sa pagtatapos ng ating video. Maliwanag ba yon? Check? Check na check. Na check. Check na check. Oh, intindihin natin ang video na ipi-play ni teacher. Ang aralin natin ngayong araw ay patungkol sa disiplinang pansarili. Ang disiplinang pansarili ay ang paggawa ng mga bagay na tama at siyang nararapat na gawin. Ito ay dahil hindi galing sa panlabas ng mga impluwensya na maaaring maidikta sa isang bata, kundi kailangang manggaling sa kanyang sariling pagnanais na ito ay isagawa. Hindi madali ang magkaroon ng pagpipigil sa sarili na gawin ang mga bagay na nakasanayang gawin o sanayan ng sarili na isagawa ng paulit-ulit ang mga birtud. Mga sadik upang mahubog ang disiplinang pansarili. Magsikap na mag-isip at magpasya ng makatwiran o maging rasyonal. Pangalawa, maging makapanagutan sa lahat ng kanyang kilos. Pangatlo, tanggapin ang kalalabasan o consequence ng pasya at kilos. At panghuli, gamitin ng wasto ang kanyang kalayaan. Mga aspeto sa pagsasanay ng disiplinang pansarili. Sa sarili, pagtuunan ng pansin ang iyong tunay na nais. Halimbawa, nais mong tumaas ang iyong performance sa online class. Hindi masamang magkamali, ngunit huwag tumigil mag-aral sa araw-araw. Huwag hayaang maging sagabal ang panonood ng telebisyon o paglalaro sa iyong layunin. Aralan ay magandang lugar upang sanayin ang disiplinang pansarili. Halimbawa,
Inatasan ka ng iyong guro na gumamit ng computer sa silid aklatan upang hanapin ang libro. Nais mong maglaro ng computer game, sa halip ay gumamit ng disiplina sa sarili upang sumunod sa pinag-uutos. Sa mga kaibigan, mapapansin ng iyong mga kaibigan o malalapit na tao sa iyo kung ikaw ay disiplinado. Sa bowl ay iyong paborito at gusto mong kainin ito ng mag-isa. Ang pagkakaroon ng disiplina sa sarili ay gagawin mo kung ano ang tama. Ibabahagi mo ang candy sa iyong mga kaibigan. Ipapakita mo ang disiplina sa sarili sa pagkuha lamang na isang piraso at isiguraduhin mababahagian ang lahat. Sa tahanan, ang mga taong may pansariling disiplina ay kapaki-pakinabang at tumutulong sa kanilang pamilya. Halimbawa, nakita mong may mga stock ng grocery sa inyong tahanan dahil sa pangamba ng iyong ina na maubusan ng pagkain dala ng pandemya. Pipiliin mong tipirin ang mga pagkain ito o sabay-sabay na lamang kumain kasama ang iyong pamilya. Ang taong may disiplina sa sarili ay mas pinipiling unahin kung ano ang dapat gawin at iniisip ang kapakanan ng iba. Sa pamayanan, ang taong nagtataglay ng disiplina sa sarili ay nagiging makabuluhang bahagi ng kanyang pamayanan. Halimbawa, ang araw ng Sabado ang itinakdang araw para sa donation drive ng inyong barangay para sa nasalanta ng bagyong Yulis. Maaaring nais mong matulog ng mas mahabang oras sa pagkakataong ganito, ngunit pipiliin mong gamtanan ang dapat at tumulong sa kapwa mong mamamayan. Pahalagahan ng iyong mga natulungan ang panahon na inilaan mo para sa proyekto sa tulong ng iyong disiplina sa sarili. Tandaan, ang disiplina ay mahalaga sa pagkamit ng iyong mga adikain. Ang pansariling disiplina ay ang paggawa ng mga bagay na tama at siyang nararapat na gawin. Walang namimilit na gawin mo ang mga ito at hindi mo rin ito ginagawa para lamang masayahan ang ibang mga tao. Ang taong may disiplina ay iyong taong nakapaglinang ng tamang pagpapahalaga. Salamat sa pakikinig. Sana ay marami kayong natutunan patungkol sa disiplinang pansarili. Oh, naunawaan niyo ba ang patungkol sa disiplinang pansarili hango sa video? Mga mag-aaral? Check na check. May mga katanungan ba kayo na nais tanungin kay teacher kung patungkol dito sa ating aralin sa araw na ito? Wala na po. Wala na. Maaari na ba tayong mag-proceed sa ating susunod na gawain? Check na check. Oh, mangyari na lamang na pindutin nyo ang ating aktibidad sa CISO. Panoorin natin ang panuto o instructional video na ginawa ni teacher at sabayan lamang ito, ganun din sagutan ang aktibidad na nakalaan para sa atin ngayon sa araw na ito. Ipi-play na ni teacher yung video. Kumusta mga mag-aaral? Ngayong araw, gagamitin natin ang CISO upang ibahagi ang ating natutunan. Mangyari na sumali sa ating klase, ESP 7 class, ngayon. Kung gumagamit ka ng CISO sa kauna-unang pagkakataon, mangyari lamang na pumunta sa CISO.me. Mula sa login button, piliin ang I'm a student option. I-type ang code, ARIA-XRPR. Uulitin ko, ARIA-XRPR. Mag-e-expire ang code na ito sa ikauna ng Disyembre taong kasalukuyan. Tapusin ang paglikha ng iyong account gamit ang iyong account sa Google o email address. Mangyari na lamang na sagutan ang aktibidad na itinalaga para sa araw na ito. I-accept ang inassign na aktibidad. Sinagutan ko na ang unang item para magbigay halimbawa. Mangyari na lamang na pindutin ang check button upang ma-send ito sa guro. Binabati kita. Matagumpay kang nakapasok sa ating klase at nasagutan ng aktibidad sa pamamagitan ng pagsunod sa mga panuto. Maraming salamat! Ayan, gaya ng nasabi sa panuto, tayo'y magpunta sa CISO para sagutan ang ating aktibidad. Bibigyan ko kayo ng
karampatang 3 minuto upang sagutan ang ating aktibidad. Maliwanag ba? Check na check. Check na check. Check. Okay. Bibigyan kayo ni teacher ng 3 minuto. Ang timer ay mag-i-start ngayon. Imo-monitor din ni teacher ang ating SISO website upang makita ko kung sino na ang mga nagsimula nang magsagot sa ating aktibidad. Maliwanag. Ang mangyari na lang nagawin niya na ito, yung aktibidad natin. At pagkatapos ng timer ni teacher, titingnan ko yung mga aktibidad na inyong nasagutan at ating ipapaliwanag at tatalakayin ang mga sagot nyo. Ayan. Mga mag-aaral, naging mahirap ba sa inyo o anong inyong experience sa ating aralin ngayong araw na ito? Maaari ba kayong magbahagi habang nagsasagot ng aktibidad? Nagkaroon ng disiplina ng pansarili. Okay. Natutunan daw ni Jamie ang magkaroon ng disiplina ng pansarili. Diyan sa ating aktibidad, kung makikita nyo, merong dalawang column na nakalagay dyan. Unang column nakalagay kung yung mga pagkakataon na hindi nyo naipakita ang disiplina ng pansarili. At sa sumunod naman na column, yung mga posibleng solusyon na nagpapakita ng disiplina ng pansarili sa mga pagkakataong ganito. Okay, meron na lang tayong natitirang mga 1 minuto at mahigit. At sisimula na ni teacher na tingnan yung mga gawain nyo. Okay? So nakikita ko ngayon na pumapasok na yung gawa ni Jamie at ni Christelle. Okay? Tatlong items lang yan. Mangyari na sagutan nyo yan, ha? O meron na lang tayo natitirang halos 50 seconds. Okay, naipasa na ni Jamie at ni Crystal ang kanilang gawain. Rainier, hindi pa pumapasok yung iyo. Pindutin nyo na lang ang check button. Ganun din si Mark Justin. Mark Justin, nagsimula ka na ba sa gawain mo? Check na check. Check na check. O, meron na lang tayong halos 20 seconds. Tapusin nyo na at ipindutin nyo ang check button para pumasok ang inyong... Ayan, nag-chat si Ren. Sabi niya, wait po. O, sige. May natitira pang 10 segundo. Ayan. Okay, class. Time's up. Ayan, tumunog na yung timer natin. Pupunta na si teacher sa ating website. Ayan, kung makikita nyo, nandito na ang inyong mga aktibidad. Okay. Tignan natin yung mga responses. Una na dyan. Ang sagot ni Mark Justin, sabi niyang ganon. Ayan. Sa aking pagmamalabis na makapasa sa aming exam pati sa quiz at activities, ako ay nangopya sa isa sa aking mga kamag-aral. At ito ay nalaman ng aming guro, kaya kaming dalawa ay nawala ng gawa dahil pinunit ito ng aming guro. Oo, posible talaga mangyari mga ganyang bagay. Ngunit ang posibleng solusyon na nasabi ni Mark Justin ay maglaan ng sapat na oras upang mapag-aralan ng leksyon na itinuro ng guro at nang sa ganon ay magkaroon ng sapat na kaalaman upang masagutan ng mga dapat sagutan gaya ng exam,
activities at iba't ibang pagsusulit. Magandang realisasyon yan, Justine, dahil ang batang may disiplinang pansarili ay alam na ang kanyang mga responsibilidad bilang mag-aaral. Sumunod naman ay ang gawa ni Rainier. Ayan. Sabi naman ni Rainier, may pagsusulit po kami at hindi ako nakapag-aral dahil inuna ko ang paglalaro. Uunahin ko na po ang pag-aaral kaysa sa maglaro. Magandang realisasyon din yan. Dahil pag mag-aaral tayo, dapat ang responsibilidad natin ay mag-aral. Ang batang may disiplinang pansarili ay gagawin kung ano ang tama at walang magsasabi sa kanya na gawin niya ito dahil sa sarili niya manggagaling ito. At sumunod naman ay ang gawa ni Jamie. Ang sabi naman ni Jamie ay nahumaling sa mga mobile games. Kontrolin ang sarili sa paglalaro ng mobile games. Wala namang masama na maglibang. Ngunit, dapat natin limitahan ang mga sarili natin dahil maaaring kapag wala kang disiplina pa sarili, masasobrahan tayo sa paglalaro ng mobile games at hindi natin gusto yon, na hindi tayo magiging produktibo, na hindi tayo magiging kapakipakinabang sa ating sarili, sa paaralan, sa pamayanan, at maging sa ating mga kaibigan. At ang huli ay ang kasagutan ni Christelle. Siya ang unang pumasok na sagot sa ating siso. Sabi naman ni Christelle ay mababang marka dahil mas itinoon ang oras sa pagbabarkada. Pag-iwas sa mga bagay na hindi makakatulong at limitasyon ng oras sa pakikipagbarkada at pagtotoo ng oras sa pag-aaral. Magandang realisasyon din yan, Christelle, dahil ang batang may disiplinang pansarili ay gagawin nila kung ano yung dapat nilang gawin. At yung sinabi ni Christelle dito sa posibleng solusyon ay tama yon. Ayun ang gagawin ng isang batang may disiplinang pansarili. Nag-gets ba natin yung ating aktibidad sa araw na ito? Check na check. O dahil dyan, dadako na tayo sa susunod na parte ng ating lesson sa araw na ito. Ito ay ang pagsusulit. Mangyari na lamang na pumunta kayo sa live dashboard sa ating quiz ngayong araw. Nakaka-excited to kasi parang game show ang dating ng ating magiging quiz. Nandito na ba ang lahat? O nandito na si Jamie? O nadoble yata at nagkaroon ng internet ano si Jamie? Oh, ba't meron ditong Jermaine? Sisimulan na natin ang ating quiz. Mark, parang wala ka pa yata dito. Mark Justin? Sumali ka muna sa ating quiz para makapagsimula tayo sa ating pagsusulit. Okay, nandito ka na, Mark Justin. Wala pa si Mark Justin. Hindi tayo makakapag-start ng kulang pang ating klase. Ayan. Nandito na ba si Mark Justin? Patingin nga ako. Ay, wala pa rin. Okay. Ayan, nandito na si Justin. O, magsa-start na yung quiz natin in 3, 2, 1. Ayan, makikita niyo sa ating screen ang magiging dashboard ng ating ay leaderboard ng ating quiz.
nagkakaroon ngayon ng internet. Failure yung mga pag-aaral natin na. Ayan, si Rena rin. Makasagot siya ng tama. Ganun din si Christelle, mahusay. Ano habang nag-quiz kayo, yung nag-e-enjoy kayo sa pagsasagot?
natin rin? Ang mabuhay, nakatama ng marami si Ren Ren. Madiwi, habol tayo ng... Konti na lang at matatapos na tayo. Yan, nakatama rin si Christel, mahusay. Si Jamie at si Marcelet din na lang ang ating inihintay. Habang hinihintay natin kung nakatapos ng sabot ni Jamie at ni Mark Justin. Crystal, naging madali ba sa inyo ang pagsagot sa ating pagsusulit? Nakatama na rin si Jamie? Nahirapan po ng konti. Ah, nahirapan ka ng konti. Saan banda, Crystal? Dun po sa may essay. Ah, nahirapan si Crystal sa may essay. Jamie na lang ating hinihintay. Ikaw, Ren Ren, nahirapan ka ba sa pagsagot? Medyo po. Ah, medyo. Sa ang parte ng ating pagsusulit, ikaw nahirapan, Ren Ren? Dun po sa ano? Sa SA po. Ka din nahirapan, Ren Ren? Opo. Okay lang na mahirapan. At least nakapagsagot tayo. At makikita dito na nakatamang sagot tayo lahat. Kaya mahusay, magandang ini. Ren. Pangintayin natin matapos si Jamie. Ayan. Isa na lang, Jamie. At matatapos na. Mga mag-aaral. Ayan. Magpo-proceed na tayo. So, ngayon sa araw na ito ay natalakay natin ang patungkol sa disiplinang pansarili. Tama ba? Check. Para naman sa ating takdang aralin, ay bibigyan kayo ng takdang aralin ni Ma'am Jobel para ipapasa natin sa susunod nating pagkikita. Ang ating takbang aralin naman ay gagawin natin sa website ng Class Dojo. Isinend ko sa inyong email ang ating instructional video. Gayun din ang link papunta sa gawaing ito. Ngayong araw ay matagumpay nating natalakay ang disiplinang pansarili. Ganun din ang aktibidad ay nagawa natin at ang pagsusulit. Ngayon, bilang pagtatapos, maraming salamat sa inyong pakikinig. Muli, ako si Teacher Jobel. Ako naman si Teacher Shaina. Na nagsasabi na ang disiplinang pansarili ay magmumula sa inyo. Maraming salamat at paalam! Thank you po.
Thank you din. Thank you po. Ayan, maraming salamat.